Welcome to Olay's Kitchen. This is Ate Olay. Ngayon naman po, magluluto po tayo ng osso buko na may mashed potato na side dish. Ito na po ang ating kumpletong listahan ng mga ingredients para sa ating osso buko. Tara, simulan na natin ang pagluluto. Season lang natin yung both sides ng ating beef shank with salt and pepper. Sasisa na natin yung both sides noong ating beef shank. Magpapainit tayo ng wok and then let's put some cooking oil. And then, isasalang na natin yung beef shank. Ang purpose niyan is to sear both sides of the beef shank. It's medyo nag-brown na yung unang side noong ating beef shank. Ita-turn lang natin siya para yung kabilang side naman yung maluto. So, kailangan medyo mag-brown ng konti yung ating beef shank. Once nag-brown na yung both sides, hanguin na natin siya. And then, yung kawali na pinaglutuan natin ng beef shank, lalagyan lang natin siya ng 1 cup of water. So, kasi na dyan yung lasa noong niluto natin na beef shank. So, gagamitin natin yung pinagpakuluan yan para pansabaw doon sa ating osso buko na i-slow cook later. After 2 minutes of boiling, i-turn off na natin yung heat and then prepare na natin yung mga ingredients natin. So, lalagay lang natin lahat ng ingredients doon sa ating pot para doon sa ating slow cooker. Just in case naman na wala kayong slow cooker, you have an option na iluto siya sa stove or sa kalan. Naka-low heat lang siya yung setting nung kalan nyo. Just in case wala kayong slow cooker, yun yung other option. Once nalagay na natin lahat ng vegetable at saka yung mga spices doon sa ating pot, i-add na natin yung meat at saka yung pinagpakuluan natin. So, yung 1 cup ng water na ginamit natin. So, lalagay na natin siya. And then, after that, i-set na natin yung ating slow cooker. Kung stovetop yung gagamitin nyo, so low heat lang yung gamitin ninyo. After an hour, inopen ko yung aking slow cooker para i-turn yung kabilang side ng ating beef shank para maluto evenly yung both sides ng ating meat. So, avoid opening yung lid ng ating slow cooker kasi mas tatagal yung pagluluto kapag lagi natin siyang binubuksan. After 4 hours na in-slow cook natin siya, chinek ko na yung doneness ng meat, so sobrang malambot na siya. And pinakulo ko lang siya for another 5 minutes hanggang ma-reach ko yung consistency na ganito. So, medyo lumapot na siya. So, pag ganyan, i-turn off na natin yung heat. And ngayon, magpe-prepare naman tayo ng mashed potato. Ngayon, nandito naman po yung mga list ng mga ingredients na kailangan natin for the side dish, which is yung mashed potato. Sa isang pot, magpapakulo lang po tayo ng tubig. And then, kapag nag-simmer na yung ating water, lagyan lang po natin siya ng 1 tablespoon ng salt. Para habang pinapakuluan natin yung potato, lumalasa na din siya. So, i-boboy lang natin yung ating potato hanggang maging tender na siya. So, dapat yung potato is talagang luto na siya bago natin i-turn off yung heat. After nating maluto yung potato, imamash lang natin siya. I use yung potato masher. Kung wala kayong potato masher, pwede din kayong gumamit ng fork or ng spoon. Or kung meron kayong food processor, pwede nyo rin siyang gamitin. So once na mash na natin yung potato, lagay natin yung 3 tablespoons ng butter. Make sure na kapag minash natin to hanggang mainit pa siya para yung butter matutunaw siya kapag hinalo natin siya. Hindi na natin kailangan i-melt yung butter since mainit naman yung potato, hahalo na siya ng pusa. Then we add some pepper and all-purpose cream. Hindi na natin lalagyan ng salt yung ating
mixture ng mashed potato. Kasi nung initially, nung binoil natin yung ating potato, nilagyan na natin ng salt yung water. So, bago ninyo tapusin yung pagmamash, make sure na check nyo kung well-seasoned na ba yung inyong potato. Ngayon, ready na ang ating side dish na mashed potato. So, isa-serve natin siya along with the osso buco. Ito na ang ating osso buco with mashed potato. Try nyo na! Madali lang siyang lutuin and super tasty! For more tasty and easy recipe, please subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong recipe. Thank you for watching!